Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga Aquarius. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa iyo. Also, if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Aquarius. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa iyo dito. Okay, so start na natin ang reading. Kung may babanggitin ako zodiac sign, energy lang yung pinipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. So, start na natin. We do have here 5 of Cups, 3 of Wands, Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpio, Pisces energy. So, ito yung energy yung dalawa ng person mo. For what I can see, recurrently, yung person mo hindi siya okay, no? Sobrang nasasaktan siya, sobrang nahihirapan. Because maybe you have moved away or umalis ka dito sa situation. Or pwedeng siya yung umalis dito sa situation. Sino man ang umalis dito, yung person mas nasasaktan siya, nahihirapan siya. Although siya yung umalis, possible na hindi siya masaya doon sa ginawa niyang pag-alis dito. And currently, nasasaktan siya, nahihirapan siya. Kasi maaaring hindi siya naging ganun ka-open sa'yo. And I feel like this person is like, alam mo yung, may mga gusto pa siyang sabihin eh. Kaya lang nauuna sa marami ng humaharang para sabihin niya pa ito. Okay, possible a lot of people or pwedeng yung mga friends, relatives niya na sinasabi niya, wag mo na ganyan. Ang daming kumukontrol dito sa person mo. And with the 3 of Wands, ito yung nagli-lead para sa'yo na makita na lumalayo yung person mo or wala na talaga para sa inyo. And I feel like nakikita ngayon ng person na ito kung ano yung wala sa kanya. And I feel like for some of you, kahit pa paano gusto mo pa rin makausap, no? May energy pa rin ng iba sa inyo na gusto mo pa rin ng clarity from this person, ano ba yung gusto niya pansabihin, ganyan. But, you know, masakit kasi, masakit yung paghihiwalayan or pag-alis na nangyari dito. So, we do have your soulmate clock photograph. For some of you, meron kayong soulmate connection. Not necessarily soulmate. Destined kayo, destiny, no? Pag sinabi kasing soulmate, possible na classmate mo siya nung nakaraang buhay mo. Yung soul nyo, minsan na nagkita, nagkasama nung nakaraang buhay ninyo. Pwedeng naging kaibigan mo siya, naging nakaraang buhay, ha? Or naging kalaro, kapatid, ganyan, or kamag-anak, kapitbahay, ganun. So, pwedeng nag-meet na yung soul nyo before. Kaya, ngayong time na ito, medyo may sense of connection kayo na nararamdaman na parang namumukod-tangi or kakaiba. Ayun nga, kasi may pagkakakilanlan yung souls ninyo. But, I don't feel like this is a soulmate na destiny. Soulmate. Meron pang soulmate na destiny soulmate, pero hindi ito yon. Mas nakukuha ko na may pagkakakilanlan lang, may connection lang na hindi maipaliwanag, okay? And with the clock right here, may cycle na nangyayari sa inyo ngayon, no? And yung iba sa inyo nagkaroon ng wake-up call. Parang tipong, ay nako, parang gigising na ako, this is the right time na malaman ko kung ano yung dapat kong gawin. Pero may someone pa rin sa inyo na bumabalik-balik. So we have your photos, so bumabalik-balik dun sa mga nakaraan. Yung minsan na nagsama kayo, nagkaroon kayo ng sabihin na nating malalim na koneksyon, pagmamahalan, and bumabalik-balik pa rin doon. So, if this is not you, this could be your person na bumabalik-balik doon. And we have your King of Wands, Aries, Leo, Sag, King of Swords, and the Chariot, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer energy. Maaring yung iba sa inyo nag-take ng risk eh. Nag-focus sa sarili, nag-focus sa negosyo, nag-focus sa yung this time around, kung hindi mo rin naman kayang maging totoo sa akin, kung hindi mo rin naman kayang maging honest sa kung ano man yung mga dapat mong sabihin or connection nating dalawa, aalis na lang ako with the Chariot. So, this is you na maaaring nang moved out dito sa connection na nag-lead para dito sa person na ito na masaktan, mahirapan, may stress siya ngayon. Marami siyang problema, not only sa connection ninyo, pwedeng literal sa sarili niya. Marami siyang problema ngayon, hindi siya okay.
hindi niya masabi sa iyo eh. Possible din nga na nagkaroon siya ng problema during nung times na magkasama kayo na hindi niya sinabi sa iyo. Hindi siya umamin sa kung ano man yung mga pinagdadaanan niya. Na pwedeng kaya naging ganun yung pagtrato niya sa iyo is that because yung mga problema na yun hindi niya inopen sa iyo. And yun yung nag-lead sa iyo para umalis sa connection or mag-concentrate na lang sa mga bagay na dapat pag-concentratean mo. And we have here the High Priestess. I feel like this is your person's energy. Alam mo ngayon, ano siya eh, parang until now parang hoping yung energy niya. Kaya lang parang wala naman siya magawa eh. Kundi ang gamitin na lang itong, alam mo yon yung tipong sa subconscious mind niya, lagi ka nandun. Okay? In his or her dreams, sa dreams niya, sa panaginip niya, or habang kumakain siya, ganyan bigla ka niya maalala. Nandun ka lagi. Nandun yung lagi kang, or may mga songs or music na pag pinatugtog, bigla ka niya maalala. Nandun ka. Hindi ka pa rin nawawala sa isipan itong taong to. But with the Nine of Cups, I feel like this is your energy, Cancer, Scorpio, Pisces energy. You're very well busy having this kaligayahan, kasayahan. For some of you, you're chasing your dreams. Inaayos mo yung buhay mo. And with the Seven of Wands, kung babalik man itong taong to, I feel like hindi rin siya welcome at all. Hindi welcome na welcome. Welcome man, pero maaaring kumbaga parang dadaan muna siya sa butas ng karayom bago totally makapasok. Yun yung energy niya. Tipong maaaring meron siya mga ginawa dito or may mga hindi ka nagustuhan na nag-lead para sa'yo na hindi mga masyadong maging open dito sa person na ito. Pwedeng may kinalaman to sa pagtitiwala mo sa kanya or kung hindi man basta kailangan ma-prove niya lang sa'yo na worthy pa yung pagbabalik niya. Na kung ano man yung disappointment na pinaranas niya sa iyo, deception or pagtatago na sinabi niya sa iyo, fake expectation, iba sa inyo, marami siyang binanggit na words na nag-cause sa iyo para maging mag-expect ka, pero maaaring hindi nangyari yung expectation na yon. Ayun. Kaya naging ganyan ka pagdating sa kanya, hindi ka masyadong welcoming or open. And with the Two of Pentacles, some kind of a decision na kailangan gawin, followed by the Two of Swords. Iba sa inyo, ano eh. I don't know, I'm seeing a baby here. Pwede may kinalaman yung desisyon sa mga anak kung may naging anak kayo. Para dun sa iba. Okay? Kung hindi man, I feel like the choice is to be more happy, maging mas masaya, hindi na lang intindihin yung connection. Kaya nga nasasaktan siya eh. Bakit hindi mo siya, kumbaga, kasalanan naman niya eh. Kasalanan naman niya. Yeah, this could be a karmic relationship right here. Karmic relationship. Soulmate and karmic relationship at the same time. Pwede. Naging karma mo siya, pwedeng ganun. So, kukuha na tayo na magka-clarify. With the King of Wands, we have the Grim Reaper. This is your energy. The relationship is over. No second chances. Grow and transform your life. This is you. Okay, kung maaalala mo siya, namimiss mo lang siya or may mga times pa rin na naaalala mo. But that doesn't mean babalik ka. Na pag bumalik siya, ready ka. Hindi ganun. Maaaring naaalala mo lang siya kasi may pinagsamahan kayong dalawa. And this is you like, sorry, gusto ko na maging honest ka, pero hindi mo ginawa yon. So now, there's no second chances. So we have your King of Swords and Twin Flames. Or you could be dealing with your Twin Flame. And sa ngayon, under stress itong person mo. Actually, yung iba sa inyo, hindi naman definitely lahat para sa lahat yung twin flame, no? Pwedeng you're just mirroring each other. You're mirroring each other. Pwedeng may kinalaman yun sa communication. Kung hindi ka nakikipag-communicate sa kanya, ganun din siya sa'yo. Kung may mga questions ka ngayon para sa kanya, meron din siyang mga questions para sa'yo. You're mirroring each other. Okay, so we have here addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Alam mo yung ginagawa mong action dito, yung paglayo mo. This, for some of you, you're just controlling yourself. Kinokontrol mo yung sarili mo. Kaya ang ginagawa mong way para hindi maalala or maano itong person na ito is to just
move. Yung iba sa inyo, kumilos ng kumilos, ayoko siyang alalahanin, kailangan busy ako, ganun. Ganong energy. And yeah, karmic relationship here is again here. Yung iba sa inyo, kung hindi siya yung karmic relationship nyo, you might be stuck in a karmic relationship. Or pwedeng siya, kung sino sa inyo ang possible in a relationship and hindi maisakatuparan itong connection nyo because of this karmic relationship. So, maaaring the relationship is over or feeling nyo tapos na kasi hindi rin naman makaalis dun sa karma. Take what resonates, ha? Kasi pwedeng siya yung karma or ikaw itong stuck sa karma. Kaya nakakaroon na sakit na nararamdaman itong person. Sobrang nasasaktan talaga siya ngayon. And we have your boat. So, yung iba sa inyo, kailangan ng closure. Pero maaaring ang hirap, no? Mas nauuna muna yung pag-move on bago closure. And we have your hand of cards. Your person is not showing kung ano yung gusto niyang mangyari sa inyong dalawa. Pero sa totoo lang, gusto niya mag-reach out, eh. Kaya lang sabi ko nga sa'yo, parang may nagpipigil sa kanya. And we do have here the runner. Yung if there's a decision here, I feel like you're listening to your ego. Kung ano yung sa tingin mong tama ang gawin yun yung ginagawa mo. And we have here sudden change, transformation. Merong decision dito na makakapagpabago ng lahat ng nangyayari sa inyo. Pwedeng mabago pa yan. Pwede pang mabago yan, depende sa decision mo. And we do have here the sun, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Well, dito sa the sun na ito, followed by the love, marami tayong nakukuhang energy dito. You could really be dealing with your twin flame. We have here the chaser. Pero sa ngayon, hindi ikaw yung naghahabol sa inyong dalawa bagkos yung person mo naghahabol dito. Hindi man literal na sinasabi niya, ay, naghahabol ako sa'yo, or nagpaparamdam siya, naghahabol siya. Pero maaaring maramdaman mo kasi you're spiritually connected dito sa person na ito. Pwedeng ganun. May connection kayong dalawa. And, by the way, yung iba sa inyo, I feel like for some of you might be dealing with a Virgo. I feel like it's not yet over. Although sinasabi mong wala na, no second chances. I need to transform my life. Kailangan kong magkaroon ng pagbabago. Yung iba sa inyo, it's not yet over. Yung pagde-decision kasi lang ang kailangan mong harapin para magkaroon ng happy ending sa inyong dalawa. But I feel like there's a lot of love, unconditional love sa inyong dalawa. Pero ngayon, nakafocus ka sa pagmamahal sa sarili mo, no? Pero nandun yung pagmamahal ng person mo sa'yo na maaaring hindi kanya kaya mawala, sa totoo lang. And, yeah. So, that's it for now, Aquarius. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all, and bye-bye.